Tapos paano malalaman yung ano, yung ignition, yung halimbawa kukuha kayo ng supply para hindi na humaba yung wire nyo, maglatag kayo ng panibagong wire. Paano ma-specify yung ignition ano nyo, ignition coil nyo, tapos yung supply. Ito lang yung aking ano, aking ginawa ko tong to, hindi ko na i-videohan kung paano ko gawin. Ang ginamit ko pako na tiniluisan ko, pako lang yan guys, pako na di uno, pako yan na di uno. Tapos hininang ko yung pinakang ano niya, wala din akong holder nung ano yung bulb niya, wala akong holder, hininang ko siya nang direct, tapos do sa ground niya. Then ito ginaround ko lang doon. So papakita ko guys sa inyo kung paano magmo-modification kayo ng iba pang gagamit tayo ng flashlight para malinaw. Sige. Yung guys, pakita ko sa inyo yung ano, kung paano malalaman yung supply ng galing sa battery. Para pag nag-modification kayo dito, hindi na kayo didirect siya na kukuha ng supply sa battery. Maglalatag pa kayo ng wire. Huwag ganun. Pangat yan. So, bali, dito na lang tayo kukuha ng supply sa may ignition. Bali, ito yun, Ayan. Medyo maliwanag, diba? Hindi pa rin. Ayan. Maliwanag ba? Hindi pa rin. Ayan. Siguro ito, maliwanag to. Ayan. Maliwanag na guys. Ayan. Bale. Limang terminal yan guys. Limang terminal. 1, 2, 3, 4, 5. So, isa dyan ay may permanenting supply. Ang permanent supply dyan ay ito. Kahit wala ang switch. Yung susi. Hawak yung susi niya. Pero may supply pa rin siya. Yan yung pinakang supply. Main supply. Ngayon, kung gusto nyo mag-tap ng main supply, hanapin nyo lang yung wire na yun kung saan pumunta. Number 8. Number, ano yun? Kulay itim yun. Ito. Ayan. Yung ilaw niya. So, susunod guys, magpapabrigate ako ng tester. Hindi ko kasi na-videohan to eh. Sayang nga eh. Simple-simple lang yan, pero laki nang naitulong nito. Laki nang naitulong nito kung paano akong naghanap ng ignition coil at saka permanent 12 volt supply. Hindi na ako naglatag ng wire papunta dun sa battery. Dito na lang ako nag-tap. Ngayon, ang ano ko, ilalagay natin yung ano, susi. Yung susi. Ayan. Ngayon guys, ito ay permanente. So, ito yung permanente supply niya. Permanente supply niya. Ngayon, kung kukuha naman kayo sa ignition, halimbawa, gauge, tulad niya, nakapatay yun. Nakapatay ang makina na, naka-off yung susian natin. So, pag dito kayo kumuha ng supply, yung gauge nyo, lagi may supply yun. So, lagi siyang naka-on. Dapat, kukuha kayo sa ignition switch. So, i-on natin to. I-on natin. Para malaman yung natin yung yan. Pangalawa pa. Pang-click, yon. Pag nabuhay yung anong yon, yung mga ilaw mo sa dashboard, ibig sabihin, ignition switch yon. Hanapin mo yon ngayon kung nasan. Lahat yan, testingin mo. Ito yung, lagi mong tatandaan, yung may permanent supply ito. Ayan, ito yung permanent supply. Ito na ngayon, ang ignition switch mo. Yan. So, papatayin ko siya ngayon. Papatayin ko siya ngayon. Sisingit ko to.
para makita niya. Sana hindi mag-short. Ayan, nakasingit na yung ilaw. Ayan, nakasingit na, di ba? Ngayon, i-off ko to. Di ba? Nag-off. So, ibig sabihin, yun yung ignition. Pwede kayo mag-tap dito ng gauge. Para pagbukas nyo ng, ano, pagbukas nyo ng ignition, kasabay nyo na nga sa dashboard. Tingnan mo, yung nasa dashboard ko doon, na gauge. So, wala din siyang ilaw. Sabay yan. Sabay sila. Isa pa. Ayun. Diba, may ilaw din. So, paano guys? Yan yung very simple na kung paano mag-tap sa ignition. Importante yan pag magkakabit kayo ng fuel gauge or fuel sensor or fuel water temperature. Tapos basta may mga accessories pa na gusto nyo, ano, napaka-importante niyan. So paano guys, maraming salamat. Subscribe na lang kayo and like nyo yung video, then click nyo yung notification para sa upcoming video. So paano guys, rock on.